Naka-deploy ngayon ang UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa upang magbigay ng tulong sa mga kababayan natin magkakaroon ng emergency habang binubuno ang dagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo. Kahapon sa Manila South Cemetery, isang concerned citizen ang lumapit sa command center ng UNTV News and Rescue kaugnay sa isang lalaki na nawalan ng malay sa bandang likuran ng sementeryo. Agad na mag-responde ang team at nadatnan ng lalaki na nakaupo na. Inassess ito ng team at dinala sa command center upang doon mabigyan ng mas maayos na paunang lunas. Ayon sa mga nakasaksi, naglalakad lamang ang lalaki at nagulat sila nang bigla na lang itong bumagsak at mawalan ng malay. Ay, kukuha nang kita ng ano ha? Detesting ko yung blood sugar mo ba? Hindi na kinailangan dalhin sa ospital ang biktima at agad din naman nakarecover ng makapagpahinga. Nirespondehan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang batang nauntog sa semento sa loob ng Manila South Cemetery. Inilapit ng kanyang ina si John Manuel Bactong sa UNTV dahil nagkasugat ng kanyang anak sa ulo. Nag-apply ng control bleeding ang team at nilagyan ng dressing ang sugat ng bata. Sa Zamboanga naman, naka-standby medic ang UNTV News and Rescue Team sa Santa Maria Cemetery nang may humingi ng tulong. Agad naman nirespondehan ng News and Rescue Team Zamboanga ang nasabing pasyente na si Perla Siguin, 59 years old. Hirap sa paghinga, pagkahilo, masakit ang batok at buong katawan ang dinadaing ng pasyente. Matapos bigyan ng paunang lunas ay agad itong dinala sa Doctor's Hospital ang biktima. Ayon sa anak nito, pauwi na sana sila sa bahay nang biglang nahilo ang kanyang ina. May maintenance na rin itong iniinom para sa hypertension. Isa 71 anyos na matandang babae naman ang nabundol ng motorsiklo sa barangay San Francisco, Legazpis City. Nakilala ito na si Adelina Loreto na nagtamo ng ilang mga sugat at pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan na binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Dinala naman agad ito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa Tacloban City, Leyte, isang motorcycle self-accident ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team. Nagtamo si Nida Villatora ng gasgas sa kaliwang bahagi ng kilay na nilapatan ng first aid. Tumanggi rin ito na magpadala pa sa ospital. Sa Tagum City naman, abdominal pain naman ang iniinda ng isang babae mula sa La Filipina Public Cemetery na kaagad ding nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Taon-taon nang ginagawa ng UNTV News and Rescue ng mga pag-deploy ng mga responder upang magbigay ng assistance sa mga kababayan na pumupunta sa mga sementeryo. Bahagi ito ng advokasya ng UNTV News and Rescue na mapagbigay ng tulong ngayong long holiday sa ating mga kababayan. Mga minor injuries ang karaniwan na encounter ng mga team. Kadalasan dito ang mga tumataas ang blood pressure, nahihilo at ang pinakamalala ay ang mga hinimatay dahil sa pagod at puyat. May mga humihingi din ng gamot at nagpapacheck up ng kanilang blood sugar levels. Kahit sakali magkaroon ng anumang emergency, huwag mag-atubili na lumapit sa mga aid station ng UNTV News and Rescue. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.